Ang nangyari sa nakaraang chapter ay matapos matalo ni Machiavel, biglang may dumating na isa sa mga kasapi ng Innocent Zero. Sa mga oras na iyon, nakaharap ni Mash ang naturang lalaki. Habang naikipaglaban, biglang tinanong ng lalaki kung ano ang tawag ni Mash sa personal magic niya. Dahil doon, nanginig si Mash at naisagot nito sa tanong ng lalaki ay power. Nung inaakala ng lalaki na ayaw lang sagutin ni Mash ang tanong niya, naglabas ito ng isang makapangyarihan na magical item na Spellflexion Mirror na kung saan na ikaya nitong ma-reflect sa caster ang mga magic na ginagamit nito. Nung inaakala ng lalaki na tatalab iyon kay Mash, sinipa lang iyon ng ating bida at nabasag ito sa proseso. Doon na napagtanto ng mga kaibigan ni Mash na hindi siya gumagamit ng magic at ang lahat ng ginawa nito simulat sa pool ay physical abilities lang. Hindi makapaniwala ang mga ito at tila windang na windang sa nalaman nila. Sa mga sandaling iyon, doon din napagtanto ng lalaki na si Mash talaga ang hinahanap nila. Napagdesisyonan ng lalaki na umalis na muna dahil may kailangan pa daw itong gawin. Bago ito umalis, pinakilala niya muna ang sarili niya bilang si Selwar. Matapos yon, habang nag-uusap kung paano nila itatago sa ibang tao ang sikreto ni Mash, may nakarinig dito na isang sip-sip na estudyante at binantaan sila nito na isusumbong sila nito sa teacher nila. What's up mga Onichan? Welcome back sa ating manga recap series tungkol sa Mashle, Magic and Muscles na may halong Harry Potter at One Punch Man ng kwento. So, simulan na natin ang video. Pero bago tayo magsimula, shoutout nga pala sa mga Senpai tier members natin. Salamat sa solid yung suporta. Sa pagpapatuloy ng nakakapanabig na istorya ni Mash sa loob ng mundong puno ng mahika, dumako tayo sa base ng Innocent Zero. Doon, makikita natin si Selwar na nanghihingi ng tawad dahil na-late ito sa pagkabalik niya. Gayunpaman, nakita na daw nito ang nawawalang hinahanap nila. Sinabi naman ang kausap nito na dahil doon, makamit na nito ang wish niya. Inutusan nito si Selwar na kunin iyon. Bumalik tayo sa nakaraan kung saan nagsimula ng kumalat ang balita tungkol kay Mash na hindi nito kayang gumamit ng magic. Habang nangyari iyon, ang lahat ng coins ng Lang ay napunta sa Adler na nagsanhi ng pagkalapit nila Mash at ng kanyang mga kaibigan sa pagiging Divine Visionary. Nag-uusap naman sina Mash at Finn at sinabi ng ating bida na masaya ito na naresolba na nila ang problema na iyon ng mabilis. Oras na daw ng kanilang victory celebration. Tinanong naman ni Finn kung nasolve na ba talaga nila iyon. Bigla namang pinakita na may kinonvince itong mga bida natin na may magic talaga si Mash sa pamamagitan ng pagsigaw sa taong iyon hanggang sa bumigay ito. At least naman daw ay hindi iyon alam ng buong school. Habang nagsasalita si Finn, biglang may sumigaw at tinawag ang pangalan ni Mash. Bigla namang tinanong ng lalaking ito kung totoo bang hindi kaya gumamit ni Mash ng magic kung saan iniisip ni Finn na tapos na sila. Sinagot naman ni Mash na marunong siya mag-magic. Paulit-ulit nitong sinabi ni Mash hanggang sa nag-short circuit ang utak nito. Mukhang nag-shutdown daw ang utak ni Mash. Sabi naman ni Finn na gumagana ang itinuro nila kay Mash. Sinabi naman ng lalaki na huwag itong magsinungaling dahil alam na iyon ng lahat at meron daw itong napakalaking problema na kinakaharap. Hinila naman ni Finn si Mash para umalis na sila. Bigla namang sinabi ng lalaki na ang pagprotekta sa non-magic user ay magsasanhi ng kaguluhan para kay Finn. Dahil doon, napatigil si Finn. Maaari daw na estudyante pa rin ito ngayon, pero dahil sa ginagawa niya ay pwede rin siyang matanggal at alam naman daw yata iyon ni Finn. Hindi naman nagkasalita doon si Finn. Patuloy naman na iginigiit ng lalaki na hindi kaya ni Mash gumamit ng magic at wag na daw itong magsinungaling. Ano naman daw ang point sa pagprotekta sa no magic blight blood kagaya ni Mash? Sumigaw naman si Finn at sinabi na tumahimik na itong lalaki at desisyon niya kung sino ang gusto niyang samahan. Pagtingin niya sa lalaki ay bigla namang nakanggudgud na ito sa lapag. Nagulat naman itong si Finn kasi nagawa na nitong magkaroon ng lakas ng loob pero pagkalingon niya dito ay ganun na ang nangyari sa lalaki. Lumalabas naman na si Lance pala ang umudgod doon sa lalaki. Galit naman na nagtanong ang lalaki kung bakit iyon ginawa ni Lance. Sinabi naman ni Lance dahil ay ginalit siya nito. Nag-celebrate naman itong si Mash dahil sa sibling love. Sinabi naman ng lalaki na sira ulo itong si Lance. Bigla na may dumating doon. Iyon naman ay sinalemon at Dot at pinakita dito na balot na balot si Dot ng gasa habang naka-wheelchair. Pinaliwanag naman ni Lemon na mas malala pa sa inaakala nila ang natamo ni Dot. Meron daw itong anim na broken ribs, fractured skull, compound fracture sa kanyang mga paa at kamay, blood blisters at damage sa iba't ibang organ systems.
Sinusubukan namang magsalita doon ni Dot pero tunog lang ang kaya niyang gawin. Natulala naman doon ang lalaki. Sa huli, tumakbo na lang ito at sinabi na swerte nila dahil pagbibigyan niya daw sila. Sa sumunod na eksena, matapos ang klase nila, nagkaroon ng celebration sila Mash sa loob ng Adler Dorm Room 302. Sinabi ni Mash na ngayon ay nasa kanila na ang coins ng lang ay makahinga at makakapag-relax na sila hanggang sa magsimula ang Divine Visionary Selection. May iniisip na naman si Finn na feeling niya daw ay meron silang sineset aside na isang malaking issue. Dagdag pa dito, pinakita doon na nandun din sina Abyss at Abel sa celebration nila. Nagtaka naman doon si Finn kung bakit nandun din sila. Tinignan nito si Abel at napansin nito na hindi man lang binababa ni Abel ang hawak nitong doll. Bigla namang may inabot si Abel kaya nagulat si Finn. Naglabas si Abel ng mga baraha at tinanong niya ang mga iyon kung meron bang gustong maglaro nun. Sa kaisip-isipan naman ni Finn, ay mukhang gusto naman talaga mag-party ni Abel. Sinabi ni Abel na hindi nito intensyong makipagkaibigan pero bilang nakakataas sa kanila, pwede naman daw siya mag-celebrate para sa recovery ni Abyss kasama sila. Iniisip naman ni Finn na sana ay hindi na lang iyon sinabi ni Abel. Bigla namang nagsalita si Abyss at sinabi nito na kung sino man ang may lakas ng loob na tumalo kay Abel sa laro nila ng baraha, ay mamamatay sila sa mga kamay niya. Nagulat naman doon si Finn at paano daw iyon naging masaya. Sinabi naman ni Lemon na wag daw iyon sabihin ni Abyss at binigyan siya nito ng tsaa. Napatulala naman doon si Abyss kaya nagtaka si Lemon dito. Sinubukan itong mag-thank you at hindi nagtagal ay nanginig ito na parang tanga. Bigla namang sumabog ito sa kaba. Pinaliwanag naman ni Abel kay Lemon na kakaunti lang ang experience ni Abyss sa mga babae kung saan maski ang pagsabi ng girl ay hirap na hirap ito. Si Dot naman ay patuloy na gumagawa ng ingay. Si Love naman ay kinukuha ang pagkain ni Dot habang sinasabi na what's yours is mine and what's mine is mine. Sinabi naman ni Lemon kay Mash na gusto niyang pagsilbihan ito bilang pasasalamat sa mga ginawa niya. Nagpasalamat naman doon si Mash at sinabi na kaya niya namang kumain mag-isa. Bigla namang nagwala doon si Lemon at dahil doon ay may tumalsik na pagkain kay Mash. Matapos yon, habang pinupunasan ni Lemon si Mash, tinanong nito si Lance kung nasaan siya nung nangyari ang mga kaguluhan. Piniliwanag naman ni Lance na matapos ang laban niya sa lang student, nakasalubong nito ang ilan sa mga death row inmates. Nananahimik lang si Finn habang may kanya-kanyang ginagawa ang mga kasama niya sa lamesa. Bigla namang tinawag ni Abyss si Mash at lumingon naman si Mash. Nagpasalamat si Abyss kay Mash sa pag-imbita sa kanila at babalaan niya daw ito. Nakafocus daw kay Mash ang Innocent Zero. Ito daw ang worst criminal organization sa buong mundo. Hinahanap daw ng mga ito ang pinakamalakas na magic user sa school nila. Kapalit daw ng pagtulong ni Abel sa kanila ay binigyan nila iyon ng kapangyarihan. Ang pangatlong line daw ni Abel ay artificial at parte iyon ng gift nila. Ang mga natural triple liners daw ay mas makapangyarihan pa kumpara kay Abel. Kinakailangan daw ni Abel ang mga coins kaya daw ito nang hiram ng kapangyarihan sa kanila. Isang sacrifice for the greater good. Pero mukhang may connection daw si Mash sa kung sino man ang hinahanap ng mga iyon. Mag-ingat daw ito at siguradong babalik ang Innocent Zero. Kinakailangan daw nilang harapin ang parusa dahil sa ginawa nila. Ayun daw ang karapat dapat nilang matanggap nung nawala ang kanilang pake sa kapaligiran nila. Gusto lang naman daw ni Abel na gumawa ng mundo kung saan ang mabubuting tao kagaya ng nanay niya ay makapamuhay ng mapayapa. Alam niya daw iyon pero ayun. Maraming salamat daw kay Mash dahil pinigilan niya iyon. Sinabi rin ito na sa tingin niya ay kayang bumuo ni Mash ng ganong mundo. Mundong kung saan ang lahat ay namumuhay ng mapayapa. Gusto daw iyon makita ni Abyss na magawa ni Mash. Umukay naman doon si Mash. Habang nangyayari iyon, bumalik ang lalaki kanina para balikan sila Mash. Sinabi nito na hindi na ito matatakot at ngayon ay kukuha na ito ng proof na hindi kayang gumamit ng magic ni Mash. Pagkasilip niya sa kwarto, nakita niya si Abyss na nakikipag-usap kay Mash at nakilala niya naman ito bilang second best ng lang. Nagtaka naman ito kung bakit kasama iyon ni Mash. Bigla namang may dumating sa likod niya at pagkalingon niya doon. Lumalabas na iyon si Abel at tinanong siya nito kung may kailangan ba iyon. Nanginig naman ito sa takot habang iniisip kung bakit iyon nandoon at nakilala rin nito si Abel bilang top dog ng lang. Napasigaw naman ito habang nanginginig ulit si Abyss dahil sa pagtatanong ni Lemon kung ano ang pinag-uusapan nila. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, piniliwanag dito kung ano ang mga Divine Visionaries. Sila daw ang foremost magic users sa mundo at ang force na patuloy na nagpapatakbo nito. Sila ang nag-aasikaso ng karamihan sa trabaho tungkol sa magic
Pero may isa pa silang role bilang isang state-sanctioned force na nagpoprotekta ng society laban sa mga magtatangkang guluhin ito. Para masimbolize ang role nila bilang servants of the divine, binibigyan sila ng titles na minamarkahan sila bilang ones of God. Pagkatapos nun, pumunta tayo sa Bureau of Magic kung saan nasa isang trial si Mash patungkol sa kumalat na sabi-sabi na tinago nito sa kanila ang pagiging magicless niya. Pagkatapos nun, pinakita dito ang pangyayari isang araw bago siya mapunta doon. Habang kasama ni Mash ang kanyang mga kaibigan, biglang may dumating na kwago doon na may dalang sulat. Pagkabukas niya dito, nagulat sila Lemon at Abyss doon dahil pinatawag nga siya sa Bureau of Magic. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan. Kinakausap siya ni Blessed Minister, ang Vice Director ng Bureau of Magic. Sinabi nito na isang seryosong krimen ang pagtago ni Mash sa kondisyon nito. At dagdag pa doon, hindi ito na-discovery ng enrollment nila. Nakatitig lang naman doon si Mash. Tinanong naman ni Bless si Mash kung alam ba nito kung sino ang gumawa ng mundo nila. Patanong naman na sinagot iyon ni Mash na iyon ba ay isang big shot. Sinabi naman ni Bless na ang Diyos ang gumawa ng mundong iyon para sa kanila. At bilang likha ng Diyos, ang mundo ay isang bagay ng kagandahan. Gayun din daw ang Mahika. Ang Mahika ay isang himala na ibinigay ng Diyos sa mga tao lamang. Pero meron daw nagbabanta sa magandang himalang iyon. At ayon daw ay si Mash. Nagtaka naman doon si Mash. Naiintindihan daw ba nito na isa siyang bug sa system at kailangan siyang asikasuhin ng agaran bago pa nito magulo ang kaayusan ng bagay-bagay. Nagtataka pa rin naman doon si Mash. Nauunawaan naman daw niya iyon pero paano raw kung hindi naman dapat laging perpekto ang mga bagay-bagay. Napasigaw na dito si Bless at sinabi na wala sa mga kamay ni Mash ang magdesisyon. Bigla namang may sumingit at sinabi na there's no such thing as unshakable confidence. Nagulat naman doon si Bless. Sinabi ng lalaki na sa huli ang importante lang ay tagumpay. Ang kailangan daw nito ay hindi confidence kundi tiwala sa sarili. Meron daw potential si Mash na maging tunay na lalaki. Lumalabas na ang lalaking iyon ay ang The Light King na si Rio Grants, ang Magic Security Forces Captain. Tinawag naman ni Bless iyon na Lord Visionary at tinanong ito kung ano ang ginagawa niya doon. Hindi naman daw importante iyon, sabi ni Rio. At tama daw ba iyon, tanong niya kay Mash, kung saan sumang-ayon naman ito doon. Gayunpaman, lahat daw sila doon ay sumusunod sa patakaran. Patakaran na nababagay sa karamihan. Kung susubukan daw nilang i-accommodate ang lahat ay hindi sila magkakaroon ng stability. Kaya ngayon daw ay ano ang pwedeng gawin kapag hindi siya kasama sa majority? Simple lang daw. Kailangan niya daw kumbinsihin ang majority na suportahan siya. Hindi naman daw kailangan maging tama si Mash. Ang importante lang daw ay kung sino ang kasalita at may bigla namang itong binato. Binato nito ang isang kandila kaya nagtaka si Mash. Sinabi naman ni Rio na sindihan daw iyon ni Mash nang hindi iyon hinahawakan. Tanong naman ni Mash nang hindi daw ba nahawakan? Umuo naman ang lalaki doon at pinaliwanag na ang Mahika ay ang pinaka-importante sa mundong iyon kaya kailangan ni Mash na ipakita ang isang himala na mas malakas pa sa magic. Tunay daw ba itong manly? Kung oo daw ay ipakita daw iyon ni Mash. Nakatitig lang naman doon si Mash. Sa kaisip-isipan naman ni Bless na kalokohan iyon. Ang pag-utos sa isang non-magic user na sindihan ng isang kandila sa malayo. Bigla namang naglabas si Mash ng isang wand. Ano naman daw ang gagawin ng non-magic user sa isang wand? Bigla namang nag-upong tambay si Mash. Ang sama daw nito ni Rio dahil binigyan nito si Mash ng imposibleng task para sumuko ito. Bigla namang inikot ni Mash ang wand sa lapag kung saan nagtaka doon si Bless. Narealize nito na kinukuskos ni Mash ang wand sa lapag nang may pambihirang bilis kahit na isa iyong marble floor. Dahil doon ay nakagawa si Mash ng apoy gamit ang friction. Hindi nagtagal ay nagawang masindihan ni Mash ang kandila gamit iyon. Nauunawaan naman daw iyon ni Mash. Babaguhin niya daw ang mundong iyon gamit ang kanyang mga kamao. Natuwa naman doon si Rio at sinabi na ang angas nito ni Mash. Bigla namang may nagsabi na dumating na ang Divine Visionaries. Sinabihan sila na may aasikasuhin silang magicless student. Pinapunta ng isang lalaki ang mga iyon sa examination room. Ang isa ay tahimik lang, ang isa naman ay nagre-reklamo habang pinapataan siya ng isa. At iniisip naman ng isa na ano na naman ang naisip ni Wahlberg habang ang isa ay nilalamig. Sinabi naman ng isa na nag-i-exist sila para mapanatili ang order at walang exceptions doon. At dyan nagtatapos ang videong ito. Sa tingin nyo, may ibabatbat kaya ang mga Divine Visionaries na ito sa ating bida? Ano kaya ang magiging hatol sa kasalanan ni Mash? Write your comments down below. Kung gusto mo pa ng iba pang anime at manga recaps, huwag kalimutang mag-like and subscribe para maging updated ka lagi sa bagong videos. Onichan! What's up mga Onichan?
Salamat at padami na ng padami ang views natin sa channel, kaya mas napapadalas at napapabilis na rin ang uploads natin. Pasensya na kung hindi pa kayang maging consistent at tuloy-tuloy sa ngayon dahil need pa magtrabaho ng iba para sa bills kasi hindi naman kalakihan ang income sa recap video at nagkaka-copyright pa. Kaya, wali minsan. Hindi naman sa pagpapaawa ito ah, pero simpleng explanation lang ng sitwasyon. Hindi namin kailangan ng donation o kung anuman. Ang patuloy niyong pag-view, comment, at like lamang sa video ay napakalaking tulong na para mag-up ang channel. Once dumami na lalo ang viewers ay pwede na mag-full-time sa channel at tuloy-tuloy ang videos natin araw-araw at makakapag-review pa ng iba't ibang sikat na anime. Paki-follow na rin pala ang Facebook page namin kung may extra time kayo. Onii-chan!